Mami ang buhok, Brenna. Ha? Mahawi ng buhok. Mahawi ng buhok, grabe, ate ka. As in before, ganyan sa lahat ng buhok? Ang hihina ko dyan eh. Gusto ko matulog kasi, gusto ko matulog na agad sa buhok. Bili ka na nga ng wig. Wig, gusto tapos, mo ng wig. Tapos, bigyan mo ng scent of your choice. Sobrang unusual po talaga. Parang first time ko po naka-encounter ng ganun. Kung hindi po namin siya siguro kilala, medyo weird. Tapos, yun nga po, randomly, bigla siyang bigla niya nga amuyin yung hair namin, ganun. Ako din. Ako, sige. Ako, anong gusto niya? Kuya, straight na kasi! Sa gawain ito ni Banjo, ang ibang girls nagsisimula ng mailang. Para sa? So, anong meron mamaya? What is the Hawaiian? What is this? Siya talaga ito. Hindi ko alam. Sobrang weird. Sobrang weird. The first time, I think I thought it was a joke, so it was funny. But then I realized he really, really does like to do that. So then it was kind of weird. Medyo awkward, medyo uncomfortable. Nakita ko po kasi na parang pinag-uusapan na siya ng girls pag umaamoy tapos yung mga facial reaction po nila. Para pong ayaw nila tapos di lang po nila masabi. Parang hindi po sila nagiging komportable. Maging ang ibang boys kagaya ni Sky na bahala rin tungkol dito. Tinanong ko kung ganun ba talaga. Sabi niya ako, nangihina daw siya. Tapos sabi ko sa kanya, okay lang naman, pero tanungin mo sa kanila kung okay kasi... Kaya siya nagtanong pala sa amin. Kasi sabi ko, pag hindi okay sa kanila, kasi they would feel offended. Kailangan merong permission. Or tanong mo kung hindi siya na-feel ng something wrong. At least nagtanong naman siya. Kasi ako na-weirduhan talaga ako. Parang tinatawanan ko rin. Pero kaya... Medyo alarming. Hindi naman. Of course, kasi ang na-feel ko, baka merong mga uncomfortable dun sa... Ngunit patuloy ang gawain ito ni Banjo at pagdating ng nominasyon, naging dahilan ito ng pagbibigay puntos ng ibang housemates kay Banjo. 1 point ko po, Kuya, binibigay ko kay, kay Kuya Banjo. Kasi minsan parang bastos na po yung dating nung pag-aano niya sa girls. Lalo na minsan nung nangaamoy siya ng buhok, parang iba na yung nagiging dating sa girls. Binibigyan ko po ng 2 puntos si Kuya Banjo dahil di po siya nakakaramdam na na-o-offende ibang girls. I'm giving 1 point to Banjo because sometimes he can do things and say things that make me feel awkward, sometimes uncomfortable. Dahil rito, minabuting kuya nakausapin si Banjo. Banjo. Yes po. Mag-usap tayo ng masinsinan. Apo. Tungkol sa pag-amoy mo ng buhok ng iyong mga housemates. Yes po kuya. Dahil ako ay nababakala na. Apo, sorry po kuya. Lalo na at mga babae sila na karapat dapat respetuhin. Apo kuya. Sorry po. At simula ngayon, hindi na maaaring maulit ang ganitong klaseng aksyon eh. Po. Dahil kung mauulit pa, apo, ito ay may mabigat na kapalit. Apo kuya. I swear, promise po. Siguro, kausapin ko yung mga girls kuya na ano, meron, nag-sorry ako kuya kung ano. Or kung naano ba sila sa pag-amoy ko sa buhok nila, kuya. Mag-sorry po ako, kuya. Tandaan mo. Apo. Panatiliin mo ang pagbibigay ng respeto sa kapwa mo, lalong-lalo sa mga babae. Apo, kuya. Pagbalik ni Banjo sa mga kasama, agad niyang tinipon ang girls. Una-una, gusto ko mag-sorry, ha? Pero hindi ako nag-take advantage sa inyo na mukha kong bastos. Eh, inaamik yung buhok niyo. Sana, sorry. Oh, hindi ko na, promise, hindi na ako mga ano na po. Baka kasi ma-feel niyong binabasas ko yun. Nagulat lang kami. Oo, nung muna. Kasi pero, medyo weird siya talaga. Medyo weird kasi. Oo, pero okay lang naman. Pero ngayon na. Pero ngayon, next, at least nalaman namin yung side mo. Oo. Thank you. We love you, Banjo. Salamat kayo din. I love you all. Yun lang. Thank you. Masaya din, kuya. At least nasabi ko po yung side ko. At saka, masaya kasi naintindihan po nila ako, kuya. And nawirduhan lang daw po talaga siya ng una. And nag-promise po ako, hindi na ako ulit. Bagamat nauunawaan ka at iniintindi ka rin ng babae mong housemates ang tungkol sa ginawa mo, nais ko pa rin ipaalam sa'yo na ako ay magmamatsyag sa'yo. Apo, kuya.
Kinaumagahan matapos ang pag-uusap ni Banjo at Kuya, si Banjo Molina namang nagsimula ng isang biro. Nakakabitin sa gabi. Hindi niya ako pinapayakap sa kanya. Ah, talaga? Oo. Oh, kami ni Sky. Nagkaya ka pa kayo? Kami lang pala hindi. Kami lang. Bro, nandidiri ka ba sa akin? Dalawa lang, hindi nagkaya ka pa. Kami ni Guy Stargill. Nandidiri ka ba sa akin? Bro, nanay. Hindi ako sanay. Ano yung... Sanay ka na. Ang gabi lang, boy. Potento na ako, boy. Ang katatakot, boy. Pag tumulungilingon ako sa'yo pag gabi, hindi ko takot ka sa akin? Ay! Ano ba sa lalaki, bro? Hindi tayo taloy! Walang bakla sa atin! Sunod pang biniro, si Gino. Siguro masarap na ito katabi sa pagtulog. Sky, tabi nga muna. Palit nga muna. Pagsasamantala ko. Paborke, Kuya Aki yan. Pagsasamantala ko muna ito. Parang medyo uncomfortable din po kami. Lalo na nagbe-breakfast po kami. Palagi po siya nag-joke ng mga ganun, mga dirty jokes po. Pag ano, pag-ising nito, wala na ito sa plot. Yung mga ganyan na biro, alarming yun eh. Kahit nasabihin mo sa lalaki mo binibiro, pero may mga babae. Ano yung plot? Good morning. Ano yung plot? Sa totoo lang po, parang nabastos po. Ang pangit po talagang pakinggan. Wala daw sa plot, tapos hingal na hingal daw pagising. Yun kuya, mga parang, for me po, parang hindi na yun appropriate. Sobrang insensitive niya po sa mga sinasabi niya. Kunyari, nakikitawa na lang ako, pero tinitignan ko rin, kuya, kung sino yung mga nagre-react sa amin. Nag-observe ako. Si Jamie, hindi na napigilang kausapin si Diana tungkol kay Banjo. Magiging open ako sa'yo. Mm-hmm. Alam ko, nakikita ko hindi ka na komportable. Mm-hmm. Naano talaga ako, naiilang talaga ako. Kaya nga, sabi ko, kung hindi ko lang siya kailangan makasama sa bahay, ako din. Hindi ko pipiliin makasama siya talaga. Sobrang uncomfortable. Sa totoo lang, medyo naisip lang eh. Parang the reason why I don't wanna parang talk to him directly, because I feel like I'm the only one who thinks that he's making us girls uncomfortable. Oh, parang, we're talking about. I'm sorry. I can't. I didn't realize that other people thought it. Yeah. You know I what? That's why I don't say anything. Hindi pa kami nakakapag-usap ng mga girls about dun. Kasi, syempre po, takot din kami mag-start. Kasi baka feeling namin, siguro kami lang, parang isa lang sa amin yung nakakapansin. If you've noticed, I have not been okay lately. Really. Even during the first week, I was feeling not well about this person. I felt this, yeah, probably day two, and yeah. If you just notice, I go there every time you're alone together because I'm worried about. Also, he's not. And especially this morning, parang when we were having breakfast, he kept on making jokes, like dirty jokes. Yeah. But you weren't able to understand it because it was in Tagalog, but it was very nasty. Parang tonight I'm going to exchange beds with you. I want to rape Gino, ganyan. It's so gross. I'm glad I did not understand. Considering that. We were having breakfast all together and there were girls. Sometimes Banjo feels like he's with his friends at home or something. Like, yes. He forgets that he's in this environment where it's not okay to be like that. I'm sorry, girls, I didn't talk right away. I wish I did too. I didn't want to judge people. I'm not the same. I thought I was being hypersensitive. Oh my god, same. Me too. I was like, that's the reason why I didn't say anything. Me too. Maybe it's just me. Because of being and I always try and laugh. Same. Parang I always just go with the flow. Sabi ko na tama yung kutob ko. I cannot believe. Sweet. Nang marinig ang saloobi ng girl, si Diana gustong kausapin nila si Banjo. We have to talk to him tonight. Your Banjo. I don't want to talk to him. We have to. I'm not speaking. I'm out of this now. I'm sorry, I'm too scared. I'm sorry, it's not what I'm going to do. Yeah, I'm way too scared. Oh, so what's the point of raising your issues? Someone has to talk to him. If we are feeling uncomfortable, we have the right to say something. But we can just raise issues and do nothing. Yeah, you're right. Sa pagpapatuloy ng kanilang usapan, hiningi na rin ang saloobi ng iba pang girls tungkol sa naging biro ni Banjo. Wala akong question sa ugali. Yun ang salita sa kilos sa mga pagbibiro. Diba, tumatawa na lang tayo. Uh-huh. Na parang okay lang, pero sa totoo lang, sa akin talaga, tinatawa ko, pero hindi ako open talaga sa ganun. Medyo iba po talaga sa pakiramdam. Hindi na po tama, kuya, na yung mga binibitawan niya pong salita. Lalo na po na dito po siya sa bahay niyo. I mean, nag-sorry siya. He apologized yesterday. Pero hindi niya naiiwasan na hindi pa magsalita talaga na hindi maganda. So siguro, para sa akin talaga,
mas gusto kong kausapin lahat ng boys about the jokes in a bad way. Kasi kung hindi natin, kung papalagpasin lang natin to, hindi pa natin alam kung ano pa yung pwede niyang ilabas, gawing jokes. It didn't feel right, but I just didn't like really think too much about it because I felt like everyone was okay about it. Offensive talaga siya, kuya, especially sa mga tao siguro na naka-experience niyon na napagsamantalahan, kuya. And yeah, it's a bad joke. Lima kasi talaga yung kapatid kong lalaki. Mm-hmm. Like lima. Ako lang yung babae. Parang lumaki kasi talaga ako kasama sila. So, sa akin, hindi ko siya nakikita. Parang ganun, hindi ko napapansin. Tinatawanan ko si Banjo. Mm-hmm. Kasi sa akin, ganun kami. Common sa amin yung magkakapatid, yung mga kapatid kong lalaki. Pero yung something na yung suffering ng ibang tao. Siyempre, halimbawa yung about sa na-abuse sila or na-rape sila or something, dala-dala nila habang buhay tapos pinagtatawanan lang namin. Even yung mga tumawa, like, including me, tumatawa ako, naging insensitive ako talaga. Me also, may mali din ako kasi I didn't say something or didn't stop them from doing it. Parang somehow nag-support din tayo, diba? You know, I can say that I was a part of it also kasi I let that happen. Actually, there are jokes na na-appreciate ko talaga. Even Kuya Banjo, I appreciate him. Like, siguro insensitive siya sa jokes niya, but I know he's a good person. Yeah. Mm-hmm. Every mm-hmm. one of them. Hindi kasi natin alam. They're, ano yung pinagdaanan din niya sa buhay. Wala tayong alam eh. Kasi hindi naman tayo pare-pare sa education, experience. Mm-hmm.